Hi! Welcome to my channel. So for today, magluluto po tayo ng affordable bibimbap. So let's start cooking! So these are the ingredients that we need para sa ating bibimbap. So madali pong hanapin sa mga palengke or sa mga suki nyong tindahan. So let's start. So meron po tayong bagong luto na bigas. Ayan po. May kanin po tayo na bagong luto. Any rice na ginagamit nyo will do. And then meron po tayong sesame oil, paprika, some eggs, black pepper, oyster sauce, toyo. And then, meron din po tayong gochujang, kimchi, sugar, onions, bawang, ground beef, or any kinds of beef po. Pwede nyo gamitin, niwain lang po sa maninipis. But this one is cheaper. And then, meron tayong sesame seed, toasted po yan, bell pepper, carrots. Meron din po tayong pipino, pwede rin pong zucchini. Mas mura po ang pipino, so yan po ang gamit ko. Meron tayong taugi or bean sprouts. Ayan po siya. And then meron po tayong spinach, pwede rin pong kangkong kung walang spinach kung nasaan kayo ngayon. So ayan lang po ang kailangan natin for today. So let's start in blanching our vegetables. Ang i-blanch po natin una, ito pong ating spinach. 1 to 2 minutes lang po. Mabilis lang po itong ma-blanch, lalo na po mainit ang ating tubig. After po niyan, ilagay nyo po sa ice cold water para ma-stop po yung cooking process and then strain nyo po para crunchy pa rin siya. So this one is already okay. Same with the taugi or bean sprouts. Same po ang process. After po niyan, magluto po tayo ng itlog, sunny side up. So ano pong klase ang gusto nyo? Yung pong well done or medyo ganto po. Ayan, mister ko ganyan po yung gusto niya. So, set aside ko lang po yan and then we'll start in sauteing the other vegetables. So, meron po tayo ditong carrots. Julienne cut po yan o yung pong pahabaan na manipis para po hindi po siya nakakasuyang kainin. And then, lagyan ng asin, paminta, and a little bit of sesame oil. Sesame seeds. Sesame oil. Para po meron lasa. So medyo manipis po yung kinat ko para po madaling kainin, lalo na pag may bata or senior, hindi na po sila mahihirapan kainin. So this one, after 2 minutes, okay na po yan. Lalo na manipis lang po ang cut. Set aside na po natin. And then, next na po natin iluluto yung ating bell pepper. So sandali lang po to kasi manipis din po ang kanyang cut. 1 to 2 minutes, it's already okay. Katulad po niyan. So, hindi ko po dinamihan kasi hindi namin siya masyadong kinakain. So, onti lang po will do. But, kung sa inyo po kinakain nyo, dagdagan nyo po. So, this one, okay na po yung set aside. And then, we'll start in sauteing our ground beef. O yung pong ating beef. Para pong bulgogi. So, meron po tayong bawang. Alisin ko lang po yan, naiwan. Naglagay po ako ng bawang, saute po natin. And then, yung pong onions. Hanggang ngayon, mahal pa rin ang onions. Talaga hindi pa siya bumababa. Ba't hindi pa nila ibalik sa dati, di ba? Nakaka-stress. And then, naglagay po ako ng bagyang oil. And then, let me saute this one. Bago po natin ilagay yung ating ground beef. I'm using ground beef, yung pong Rowell's. Masarap po siya. So, you can try this one. Malasang malasa po siya. But if you have a budget, pwede rin po kayong bumili ng beef talaga. Nipisan nyo na lang po yung cut. So this one is already okay. So take ko lang po. And then lalagyan po natin ng mga pampalasa para po talagang manyaman. So lagay po tayo ng sugar. Pwede rin po kayong maglagay ng honey kung ayaw nyo ng sugar. And then paprika, pampakulay. Kung wala po kayong paprika, it's okay. Maglagay na lang po kayo ng gochujang. Talagang hirap i-pronounce eh. Yun na lang pong ilagay nyo. Maglalagay din po ako later. And then, oyster sauce. Para po kumpleto yung kanyang lasa, malinamnam. In the same time, maganda po yung kanyang color.
bright po siya na pula. So maganda po, appetizing po yung kanyang itsura. Yun po yung maganda sa bibimbap eh. Very colorful po siya. Itsura pa lang, mabubusog ka na. Diba? So this one, ayan na po yung gochujang. Naglagay po ako ng isang kutsara. Pampalasa, in the same time pampakulay. Ayan po siya. Ang hirap niyang i-pronounce, gochujang. Red paste na lang, please. So ayan, mix ko lang po siya. Sandali lang po magkukulay po yan. And then this one, di na po ako mag-add ng anything. Hayaan ko na lang po siya na tumuyo. So hinaan ko pong unti yung apoy para hindi siya masunog. And then we will wait until lumangi po siya. Sabi dito sa amin sa Pampanga, palalangiin po natin para hindi siya agad masira. In the same time, malinamnam. And then naglagay po ako ng bahagyan toyo, pampalasa. And this one is already okay. After 5 to 8 minutes na mahina yung apoy, so check nyo po siya, hinahalo-halo nyo. This is how it look like. Ayan o. Yung po mantika na yan, na lumabas sa kanya, strain po natin. Alisin nyo po yan. Di po natin sasalay. Para po healthy siya, di ba? Alisin po natin yung excess. And this one, spinach, yung bean sprouts, nilagyan ko po siya ng asin, paminta, at sesame oil para may lasa. So ngayon po, arrange na natin. Naglagay po ako ng spinach, and then yung tauge, carrots, ayan po. And then bell pepper. So ayusin nyo lang po yung pagka-arrange para kayo nasa restaurant. And then yung inyong pipino. Pwede po kayo gumamit ng zucchini. Kung zucchini po yung gamit nyo, what do you call this one? Kailangan nyo po siyang isote. Kamukha ng carrots and bell pepper. But this one, pipino po yung gamit ko. Kinakain naman natin siya ng fresh sa mga salad. So hindi ko na po siya sinute. Diretso na po siya. And manipis naman po yung cut niya. Julian cut naman po siya, manipis. So it's okay. Masarap na po siya. Crunching crunchy. At ito na po yung ating niluto na ground beef. Ayan, di natin titipirin para manyaman, di ba? So naglagay na po ako dyan. Umuusok-usok pa po. And then ang ating kimchi. Ayan. So ayan po ang kimchi. And then ilagay natin yung ating sunny side up na itlog sa gitna para malago, di ba? Ganda ng kulay, di ba? Kumpleto. Meron ka ng protein, fiber, carbs, everything is there in one plate. And then naglagay ako ng sesame oil, a little bit, and sesame seeds. Pwede rin po kayo maglagay ng seaweeds. I-cut-cut nyo na lang po sa maliliit na piraso. Nakalimutan ko kasi mag-work po ngayon. Nagmamadali na akong kumain. And then, maglagay tayo ng paste. Ayan. Gochujang o gochujang paste. Maglagay po tayo dyan sa gilid. Huwag nyo po masyadong damihan. So, yung kakain na lang po siguro yung magdagdag, mag-adjust para hindi po siya mapasobra. And this is how it looked like after. So, manyaman pong tignan. In the same time, manyaman po ang lasa. So, that's how it looked like. Diba? Ang kulay-kulay po. Pwede rin po kayo maglagay ng mushroom kung gusto nyo. Wala pong problema kasi yung talagang bibimbap meron pong mushroom. Di po ako naglagay kasi hindi namin kinakain, sayang lang. Mahal din po kasi yon kung itatapon lang. So I hope you will try this at home. Marami na po makakain dito. And thank you so much for watching. Kindly subscribe, like, and hit the bell button to be notified sa aming videos. Goodbye.